Saan nga ba mas malaki ang sahod ng isang kusinero? Sa barko or dito sa Australia sa land base? Pero bago ko yan sagutin, may ikikwento lang ako. Kakatapos lang ng ano ko, ng school, ng klase ko, at pauwi na sana ako. Kaso nga lang, nakalimutan ko yung susi ko, kaya naisipan ko na pumunta muna dito sa ano, sa malapit sa Opera House para magtambay-tambay, kasi mamaya pa darating yung mga kasama ko sa bahay. Kung uwi ako, di naman ako makakapasok. Pero mabalik tayo sa tanong na kung saan nga ba mas malaki yung sahod ng kusinero, kung sa barko or dito sa Australia sa land base. Nung nagbabarko pa ako, yung sinasahod ko sa barko noon ay $2,300 per month, na kung i-convert mo sa peso ay nasa 130,000 pesos per month yun ang kinikita ko noon. At ang sinasahod naman ng isang chef dito sa Australia ay 73,000 Australian dollars or 6,000 Australian dollars per month, na kung i-convert mo ito sa peso ay 231,000 pesos. Obviously, mas malaki yung sahod dito sa Australia ng isang chef. Kaso nga lang, kung kumikita ako ng 130,000 pesos per month sa barko, eh buo ko naman yung nakukuha dahil wala naman akong binabayaran na pagkain at wala akong binabayaran na renta, plus wala pa akong tax na binabayaran. Tapos makakabiyahe ka pa ng iba't ibang bansa ng libre. At dito naman sa Australia, kung kumikita ka ng minimum na $73,000 per year, ay hindi mo yan makukuha ng buo dahil may tax. Talagang malaki yung tax dito. Siyempre, magbabayad ka ng renta, pagkain, bills, tapos pamasahe. Kaya hindi mo siya buong makukuha. Pero ang downside naman ng pagtatrabaho ng kusinero sa barko, kahit buong mo makukuha yung sahod mo, eh doon sa barko, bugbugan yung trabaho. Walang day off. Plus, wala kang sahod kapag nakabakasyon. Dito naman sa Australia, kahit hindi mo nakukuha ng buo yung ano mo, yung sahod at malaki yung tax, pero yung tax na yun ay may nakukuha ka ng tax return or tax refund. Tapos hindi ka bugbog sa trabaho. Merong day off at kapag nagbakasyon ka, may sahod pa. At higit sa lahat, pwede ka pa mag-apply ng permanent residency or yung ang tinatawag na PR. Paunawa lang, ito ay base lamang sa experience ko at sa sariling opinion ko lamang. Kaya kung may kulang or may mali akong nasabi, i-comment mo lang dyan sa, dyan o, sa baba at pag-usapan natin yan. Ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, na nagsasabing bawat isa sa atin may kanya-kanyang kagustuhan at plano sa buhay. Ang kailangan lang natin, respeto sa bawat isa. Paalam!